Kumusta po, Bishop? Is brought to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN-TV 5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Ito na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito si Arsobispo mismo ang sa atin Diyos marhay na aldaw sa indo ka boss mga tugang, asin, kumusta po kamo? Saro na naman na Domingo na kita mag-iiribanan igdi sa programang ini. Ako po si Tess Bañares Delfin, asin iniman po, ang kumusta po, Bishop. Mga tugang, saro na naman po ni Domingo na mairibanan kita igdi po sa programang Kumusta Po, Bishop. Sharing man po ako po ang sa indong amigos, sa indong lingkod, Adonis Aguilar Jr. As permi, kaiba na po niya ito ang sa tuyang ginagalangan ng Arsobispo, si Bishop Rolly. Marhay na aldaw sa imo, Bishop. Marhay na aldaw sa imo, Tess Adonis. Giraray, marhay na aldaw sa ito gabus, mga tugang, mga tagapanood namin sa aming programa. Kamusta po, Bishop? Kinakamusta ko kayo, ang sindu mga pamilya, no? Sana ang sa itong kagurangan, patuloy na bindusyonan ang inyong mga pamilya. So stay with us sa atong programang Kamusta po, Bishop? Bishop, parang napakadami na namang activities ang ginawa mo for the past several days of the week. So ano po, ang balita namin, nag-bless kayo ng dalawang simbahan. Napakasarap pakinggan, Bishop, na ang dami nating mga bagong simbahan. Alam, at ito po yung binapaspasan. Yes, alam mo, Tess, Adonis, mga tugang, yung tataramong bless ay napakalaga sa ating buhay. Bata pa lang, sinasabi, oh, bless sa pati. Diba? No, yung konsepto ng bless ay parang iniaangat tayo, parang ibang mundo. Yes. Dahil sa mundo kasi parang wala nang bless eh. Puro kanya-kanya. Pag sinabi mong bless, you offer it to God. Yes. Inaalay mo sa Diyos. Kaya sa buhay ng simbahan, isa sa mga binibless ng obispo, ng mga padi, no? Lalo ng obispo, ay ang mga churches, ang mga simbahan. Bakit? Dahil ang blessing na yan ay siniset aside, parang ino-offer. Yes. Na day na ito, isa lang ordinaryong lugar o sarong building, ma ito ngayon ay tahanan ng kagurangan, no? Harong kang kagurangan. So it's a place of worship. Bago sa Lantes at Adonis, Diyos Mabulos kay Father Dario at Father Ray. Si Father Dario sa Tagbon. Sa Karamuhan. Karamuhan. Beautiful place. Napakagandang place. No? Beautiful, you know, church. I was there. Ha? Andun ako. Mga 3 days kami. Ang apat na parokya, naikot na namin yan. Nung piyesta sa Karamuhan. Beautiful place. Pwede Tagbon. Maganda rin. So, begin bless namin ang simbahan. Hindi. So, bago talaga naman po, Bishop, the structure. Yes. Well, nandun na yun. Parang nirenovate. Inayos eh. Eh, ganun lang kay Father Ray sa Goa. Goa. Sa Fatima Church. No? Father, Diyos Mabulo sa pag-ako, sa maalam ng pag-ako, kasama ang kanyang mga parokyano. No? Kaya, tuwang-tuwa ko. Kaya, ang blessing ang obispo sa isang simbahan, pinapakita na, una, kitang ay banwaan ng Diyos. Community of God. Yes, yes.
Katulad lang any community, siyempre may mga harom yan, mga houses. Opo. No? Siyempre mayroong harom para sa worship, sara para sa pamibi ng community. Ito yung ating mga simbahan, mga churches. Yung Goa Bishop, eh, renovation din po. Yes, yes. Oh. Oh. Lahat naman yan, eh, inaayos. Eh, yung okay. Facades and then pero, the retablo, siguro. Kaya nga, I salute, sinasaludo. Nagpapasalamat ako sa mga parishioners. Oo, no? Yung ating mga benefactors. Itong dalawang simbahan ito dahil makikita ang pagtabang okay, nila ha, sa padi para makustrat at ma-renovate ang iyang simbahan. No? Eh, na-observe ko yan, alam mo tayo sa Donis, opo, na ang mga Bicolano pagdating sa simbahan. Very generous. Oh, oh, yes, very generous sila. Talaga, parang, and I always say that, sabi ko, pinagaganda natin ang bahay natin, di ba? We spend a lot of money, nagpaparenovate tayo. Eh bakit hindi ang harungtang Diyos ang bahay ng Diyos? At kapag ikaw ay tumutulong sa pagtatayo ng simbahan, I can assure you, ang blessing andyan. Bibigay siya niya ng Panginoon. Kaya huwag na kayo magkukuripot mga tugang. Ha? Pagtabang sa itong simbahan, ang ginagkagurang naan, dahil man niya makalimot. Yes. They will bless you. Surprisingly, opo. Oh, naalala ko nung bata ko, Tessa lang. Opo. Birthday ko noon. Eh siyempre, meron akong gift na pera. Eh, nagbisita sa akin yung mga, may nagbisita ng mga madre sa mama ko. Nagsusulisit para sa inyo chapel. Mm. Pero bata parang sa mga 12 years old ako. Sabi ko, mama, bigay ko to sa madre. Nagulat yung mga madre. Nagulat sila. What a gesture. Not 20 pesos lang, pero at that time, 19 purgatin. Mahala ba na yun? 19 purgatin. Sa ulang kantinan na ito. 100 pesos yan noon. Sabi ko, binigay ko. Aba, after a week, believe it or not, somebody sent me money. Parang triple pa. Di ba, Bishop, when you give, it returns to you 100-fold. Kaya lalo na sa paggagawa ng atong satsang-satong mga simbahan. Kaya mga tugang, mga parishioners sa Tabgon, at ang Fatima Church sa Gawa, Diyos babalo sa inyong pagtabang. At umasa po kayo ang kagurangan na hindi man niya makakalimutan na magbalik ng mga biyayang binigay sa inyo. Ha? Magpapalain kayo ng Panginoon. So yan ang kagandaan ng blessing. Bishop, siyempre may mga parishioners din tayo na sasabihin nila, ay wala niya akong maibibigay na financial eh. Pero paano pa natin mababahagian sila ng pag-suporta sa simbahan? Kasi hindi lang naman financial na kailangan. Oh, pero yung sabi mo na ako maibibigay na financial, madami, ano, mas isang pusing financial yan. Di ba sa Ebanghelyo, parang yung nabareta, yung tinatawag na widow's mite, yung balo na wala, mayo na siyang pera, pero yung last kanyang pusing, ibinigay niya. Ano sabi ng kagurang? Mas mahalaga yun. Mas mahalaga yan. Mas blessed siya. Balo. Dahil yung kanyang pinaka-need, senior din niya. Senior niya pa. Senior din niya. Kaya, huwag natin masasabing wala tayo. Hindi naman kinakailangan ang pera eh. Mahal. Misa, nagbibigay ng puta sa padi. Yung mga semento, Misa. Semento. Mga gamit. May mga ano yan. May mga, material. Alam mo yung mga, pare, meron ngayon mga strategies dyan sa fundraising. Yes. Halimbawa yung pledges. Ha? Ako, nagpapagawa ko na ng konvento at saka ng simbahan. Let's say, 10 tiles, itong cost. Opo, these are pledges. Oh. Normally, kunyari, pagbibili ako ng mga tiles, hindi ko naman kinukuha yung class A. Mm-hmm. Mga class A, may mga tapya sa likod. Pero ilalagay ko sa kitchen, pero matibay din yan. Yes. So yun, yung mga pledges, ganyan. Merong iba mga outright solicitation, nabibigay sila, iba through envelope. So maraming ways na mga padi ay nagpa-fundraising. Eh, basta't nakikita ng tao na may nangyayari. May nangyayari at may ginagawa. But we need also to remind our parishioners na direkta silang magbigay sa kumbento, Bishop. Kasi yes. May mga nagagamit din ng, ano eh, nagagamit ng pangalan ng simbahan just tama to connect. Yun. Yes, yes. Tama, naubihin ko. Tama siya yun. Opo. Nangihingi pala, hindi pala lang ito simbahan. Tama yun. At saka siyempre, sa mga fundraising, meron din kami rules and regulation. Yes, oo. Sa former diocese ko sa Bulacan, hindi ko makakalimutan, meron lumapit sa akin isang old man, president siya ng samahan ng mga sabungero. Magpapaderby daw sila at yung
yung benefits, punta si bahay. Sabi ko, naku, hindi po pwede yan. Sabi sa akin, sana yung intention sabi sa akin, Bishop, ito, it goes back to 1864. Paro-paro ng Kastila. Pero hindi tama yung proseso. Oo, sabi ko, naku, hindi yung, sabi ko, pwede kayong, kung gusto niya, gawin niyo yan, pero huwag niyong i-co-connect sa simbahan. Yes. Huwag gamitin yung pangalan. Oo, kasi naglalagay sila ng tarpaulin eh. Oh. Derby, ha? Para sa simbahan ng San Antonio de Padua. Eh, gano, kay Derby, para sa simbahan ni San Pedro, San Pedro may hawak ng Texas, oh. Eh, Tarifa. Eh, hindi maganda yun, di ba? Kaya, ang hindi naman basta-basta mga padi, nagpa-fundraising, tinitignan din namin. Kahit napakaganda ng intention nila. Yes. Opo, opo. Tapos yung fundraising na participative, baka kaparticipate ang marami, you know, yung transparent, open, so, yun, mahalaga yung mga, tsaka makikita yung, nagpapakita ng goodwill, yung talaga kagandahan loob na nagsishare sa atin. And yan mo po mga fundraising na yan, dumadaan sa mesa mo before na mag-implement sila? No, not si by table, pero meron, yes, for approval. No? Oh, yes. Pero, mga padi, alam na naman nila yan eh. Hindi na, wala na naman humingi sa akin ng, except kung talaga major, major, mga nakulang fundraising. No? Yeah, kasi usually, Bishop, pag mga retablo or yung altar, pinapasa ng pari yan sa pastoral council siguro para for their approval. Tapos magkakaroon sila. Pero dadaan din sa commission natin sa liturgy. Yes po. Para kung talagang kinakailangan. Yes, at saka kasi meron tayong mga historical places. Opo, opo. And second, tinitignan natin sa point of view, larangan ng artistic, aesthetic. Yes, opo. Tapos sa itubay talaga nakakatulong para ma-transmit. O talagang kailangan na talaga siya. Alam mo, nung unang panahon, Tess, nakulang tao, di man sila marunong magbasa eh. Diba? Uh-huh. Ang mga retablo sa mga door ng churches, doon na ka-illustrate, baptism ni Jesus. Kaya mga tao nakikita doon ang catechesis. That's why siguro din yung mga dingding ng mga simbahan. Yes, marami tayo. Kasi yung mga ganito mga catechesis. Yeah. Parang ayun yung visual aids na tao yun natin. Visuals nila. Pero Bishop, maitanong ko lang yung altar natin sa mga simbahan kasi maraming mga ano dyan, parang solemn talaga. So, ano po yun? Outright ba i-renovate yung church? Kailangan po magpaalam din sa obispo. Yes, kailangan magpaalam. Kasi yung altar itself, parang meron may relic. Meron tayong mga liturgical laws na dapat sundin. Normally, yung mga altar, meron niyang noon ay meron siyang slab na marble. Nandun ang relic ng santo. Ayun. Dapat ganun talaga meron mag-ganun. Iba, nawawala na pero ayun, marami binabalik yun. May mga portions na hindi pwedeng galawin doon. Yes. May mga portions talagang dapat i-renovate. Kaya nga, kaya yung altar, hindi yan table na pwede mong iwan yung handbag mo sa ibabaw, o maiwan ka ng stock dish, hindi bawal pwede na dyan paglagyan ng pera. Dapat maayos pa. Yung maintain, hindi lamang yung dignity ng altar, kundi yung sanctity ng altar. Kaya pati pag sa decor, hindi kinakailangan, misan siguro yung nagde-decor mahilig sa laman, pinupuno ng bonggabilya pa yung padi pag nag-incense yung nasasabit yung sultana. Kasi mayroong tili. Yes. May tinik eh, di ba? Hindi naman. Hindi, dapat be simple. At especially following liturgical rules. Halimbawa, sa Quaresma, tone down ang mga decoration. Yes, of course. You know? At lalong-lalo na ngayon, pinibigay natin mga tugang kahalagahan ang sakripisyo sa tungkagurangdan, ang Eucharistia. Kaya meron tayong crucifix. Itong dahilan kung bakit ang obispo, ini-insensuhan niya. Sarang paggalang, respect, and thanksgiving kay Jesus na nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. Kaya ako bilang bishop, pag walang krus, nagpapakuha ko ng krus. Dapat may cross to salta. Napapaalala sa akin na ang misang ini ay sakripisyo na sa itong kagurangan para sa itong lahat. Di ba? Eh, alam mo, ang sacrifice, hindi na yan marami pang mga tataramon eh. Sacrifice, silang sa action ng sakripisyo, mamumove ka na, di ba? Mamumove ka na. No? Kaya ang mga magulang na nagsasakripisyo para sa iyang anak, hindi sila nagsasalita pa siya, nagtatrabaho sila. May madalang pawis, yung hirap. Ganun din si Jesus sa itong kagurang na. Talaga nagigibo siya ng mga dakula, mga bagay. No?
para matulungan ang mga tao. Kasi sigurado ako, Bishop, napakasaya, masaya-masaya ang mga taga-Tabcon at sa mga taga-Goa. Yes. For your presence and then blessing. Siyempre, as I said, yung blessing na ng church, nagpapahayag ng blessing ng kagurong na, bendisyon ng kagurong na para sa bambang. Biyaya yan, regalo, no? Na itinatawag ng Diyos sa, para sa community. Yan. You're right there. Celebration to. Celebration. Yes. Kaya meron joy, may kasiyahan. No, kapag ang mga parishioners nag-aambag sila, na-form yung community. Na, sabi, na-own. Inaangkin nila na, ay, simbahan namin yan. Kaya mayaman, mahirap, pag nagbigay ka, masabi mo, ito'y simbahan namin, dambaran namin. Sabi mo, Makilo. Siyempre, iba na fa-fundraising, kumuko rin sa labas. You know? Kaya marami na akong, marami na akong happiness sa churches. Yung pong para pagkonsagrar ng isang simbahan, napakagandang sinamonya. Yung altar, lalagyan mo yan ng insenso, yung uso. Symbol ng exciting yun sa mga parishioners, Bishop, pag mga ganyan. Talagang they nag-a-attend. Maraming ang mga parishioners na sabi, first time sila nakaranas ng ganun. Bishop, and Tess, magayon na naman ang pinag-uulayan ta, pero puputulot na kami ng pagkawang Bishop. Mga tugang, mabelta po kami. Makalis lang ka nag-copy ng pagiramdong. As in, syempre, sa samuyang pagbubalik, asa to yung bisita, mga kaibahan na po dito. Para may nakalala. Huwag po kayo maalis at babalikan tayo. Patuloy ang ating kamustahan. Kumusta po, Bisha? Kumusta po, Bishop, is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Gold Print Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483-472-5665. 66th year of quality Catholic education, the Naga Parochial School is now accepting girls from preschool to grade 7. Now with co-ed high school, grade 7. I'm glad you came. Kumusta po, Bishop, is brought to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN-TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Sa pagpapadagos po kan sa tuyang programa, kumusta po, Bishop? Sa tuya po na didiskutiron ang sarong napaka-espesyal na apostolada na sa tuya pong namamatay ang asinahihiling igdi po sa Archdiocesis. Sa tuya pong bisita mo niyan, si Sister Virgie Centeno, kan Sisters of the Little Mission for the Deaf. Marhay na aldaw sa imo, Sister Virgie. Marhay na aldaw. Sister, welcome sa itong programa. Kamusta po, Bishop? Thank you po. Alam mo, this is very special sa inyo mga tugang. Ang sa itong mga bisita, hindi mga duwa kamadre, na ang kanilang ministry ay sa mga very important persons na malapit sa simbahan. Ha? Sige, Tess, Adoris. Yes. Sister, tayo kay Sister. First, welcome once again, pangaduwang madre ka na naging bisita rin sa programang. Kumusta po, Bishop? Salamat so, din po sa pag-imbita. Opo. Sa karama po sa tuyang mga parantabay, paradalan, sisay po si Sister Virgie. And then, syempre, si congregation. Ay, nalian mo po. And kisay ko mo nagsiservi. Ako po si Sister Virgie, from Bohol. Opo. And then, wala na si Sister. From Bohol. And then, naglaba po sa congregation at the age of 18. Uh-huh. And then, ang apostolic po talaga namin is for the deaf, specifically for them talaga. No, walang halong ibang disabilities, kundi para lang din sa kanila. Deaf and mute. Sino ang founders niyo, Sister? Founder niyo? Sino? Founder po namin, si Father Joseph Bolandi po. Italian? Italian, Italian congregation. You parla Italiano? Poco. Kaya nga... You eat pizza? Yes. Oh. Kaya nga mas known sila, Bishop, dito, Gualandi Sisters. Gualandi Sisters. Gualandi. Okay. Tell us more about Gualandi Sisters and your congregation or apostolate dito po sa Cáceres.
dito po sa Cáceres, ang apostolate po namin is yung ginagather po namin ang mga deaf po every first Sunday of the month. Diyan po sa center namin, diyan sa Golandi, diyan sa Balatas. And then every third Sunday of the month, doon naman po sa Calabanga. Oo. Igwapa po kami doon, sister na. Opo. Sa... pumupunta po kami doon. Tapos, ginagather po ng parish priest doon, yung mga deaf doon banda, sa okay. entire Calabanga. Ilan sila, sister? Ilan sila nag-gather doon? Na-identify po doon, 40 plus okay. na deaf. Okay. Pero po, ang regular na napupunta, mga more or less 10 lang. Mm. Kasi, problema din po sa pamasahe. Ah. Tapos, minsan... Ano, children, adults, lahat? Halo-halo na po yan, Bishop. Mm-hmm. Tapos, kasi minsan din, hindi na nabigyan ng importansya yung na matututo yung bata, kaya hindi rin sila nakapunta. Pero pagpunta nila sa center, anong mga activities ninyo? Ano Digdisa? Po, pag, usually, pag morning po, catechesis. Mm-hmm. And then, afternoon, socialization, usually, games, minsan, ano, nanonood kami ng movie. Sister, paano ano bang qualification para mabigyan o matawan ng serbisyo kang sa itong congregations ini mga tugang nyato po bisyo oh, yes. ng mga deaf and mute kasi igwa kita ning mga tugang na deaf and mute pero minsan pig paparatago sa na bisyo sa lugarong oh that taw no yes dahil ninda pig pigluluwas sa publiko paano po nindo na na encounter mga araw kayo ano po ginigibo dati po, nag-house to house kami. Hinahanap namin sila. Lalo na pagsimula yes. dito, kasi hindi pa nila alam na may mission for the deaf. Ang ginawa ng mga madre namin dati, yung mga pioneer, nag-house to house sila, hinahanap nila. Tapos, ginagather, pinapapunta sa amin, and then, tinitingnan ko ano yung kailangan. Kung pwede silang mag-aral, ini-enroll namin sila sa sped school. Yes. And then, kung yung mga matatanda na hindi na pwede mag-aral, tinuturuan sila ng mga handicrafts, kung ano-ano pa. So, yung mga ano naman para ma-identify natin na deaf talaga yung bata, may mga machines naman po tayo para mag-identify. Opo, dito po sa Naga, pirana po kamong mga members kang congregation na nagsiserve. It is sa to yung mga deaf and mute na mga tuka. Ngunyan po, lima. Lima lang po kamo. Lima lang po kami. Pero paalis din yung tatlo, so dalawa na lang. Pero sa buong Pilipinas, dinidilig kami sa Naga o may sa ibang lugar pa? Meron din po kami bisya sa ano po, sa Las Piñas. Oo. Uh-huh. Tapos sa Cebu. Kailan ba ano, meron ba tayong Deaf and Mute Sunday? Meron ba tayong celebration? Wala. Yung Deaf Awareness. Daw po, Deaf Awareness Week. Yes, when is that? Every November po. Ah, November. No. Kasi I asked that dahil we can ask the mga parishioners para i-announce na meron tayong kongregasyon na gumagawa dito. At kung meron mga, you know, mga deaf na meron mong tao dito, may mga kailangan, maaari silang pumunta sa inyo, di ba? Oo, kung may kilala silang deaf, halimbawa, yung, lalo na yung mga hindi pa talaga nakapag, ano, hindi pa na-socialize, hindi pa nakapag-aral, pwede din nandalhin sa amin, tapos tingnan natin kung anong pwede natin maitulong sa kanila. Anytime po. Meron din kayong... Tama, yeah, oo. Pero hindi kayo nang nagagamot, hindi ano, more of information, ano? Hindi naman po talaga nagagamot ang disability po. And ganyan, pero pwede natin magbigyan ng intervention. Kunyari, let's say, what I mean, if you're kinukonsult, na pwede namang ma-improve na para ma-refer niyo sa mga doktor, i-refer dito sa mga doctors for the emergency. Kumagawa rin kayo ng ganun, no? Opo, meron. Usually, mga doktor nga po nag-re-refer dito sa amin. Formation. Halimbawa, pag na-identify nila na deaf, tapos bata pa, tapos may, lalo na yung mga may residual hearing, para intervention, para hindi sila maging mute, kasi usually pag deaf talaga, automatically mute. So para hindi sila maging mute, okay. Pwede natin silang turuan kung paano magsalita, para lesser yung ano nila. Bishop, maitanong ko lang, kasi kanina sinabi ni sister, they're just five here, and aalis yung tatlo. Well, how will you handle, sister, yung challenge na mag-entertain ng mga kapatid natin, Bishop, ng mga deaf? Do you have volunteers? Baka may kapalit man. Ano? May mga volunteers po kami, pero hindi po talaga yung ganun karami talaga. How can we encourage yung mga parishioners po natin na maging mga volunteers sila, sister? Kasi baka itong kumusta po, Bishop, maka-agya tayo, yes. Bishop, oh, yung mga gusto mag-volunteer ng mga youth na out of school, youth na mag-volunteer sa inyo po. Eh siguro bago kayan, sister, balikan ko lang para sa
kaaraman kan sa tuyo mga paradalan digdi sa programa kun sa in an sa indong opisina an sa indong area kasi mas magayon na maitukdo ta sinda kun sa in talaga ang sa indong congregation na nakatundo o nakalaan. At baka mayroon pang young lady na gusto pumasok sa napakaganda ng kanilang place ng kanilang area, may basketball area sila for these children. You know, Tess, when I was here first time na November, isa sila sa mga unang... Napuntahan mo po. Hindi, pumunta sa akin dito, di ba? Opo. Ang dami nila dito. Nagsalut. Nagsalut, ang saya namin. Ang saya, di ba? Dinala namin yung mga estudyante namin. Oo. Dinala. Nag-courtesy call sila. Courtesy call sila. Sign, natuto ako mag-sign language eh, di ba? Mga ganyan. Marunong din ako eh. Kasi language nila eh, tapos kami yung missionary, so kailangan din namin talagang matuto kasi paano namin sila maturuan kung hindi kami marunong sa language. Saan ka na-train, sister? Ano mga po? Sisters dyan, saan kayo na-train? Katulad ni sister, ang galing-galing niyo mag-gano. Saan kayo na-train? Mini-merge namin yung sarili namin sa kanila. Yun ang the best na ano, na school. Okay. Na kailangan pag... Pag language, di ba? Pag mas madali ka matututo. Immerse ka. Immerse ka sa kanila. Sila eh. Pero kami, wala naman talaga kaming formal na schooling for sign language. Pero natututo kami sa kanila. Ah, wala kayong formal studies? Opo. Wala. Pero hindi, sino ba naman kasi hindi matututo? Kung ilagay ka dyan every Sunday na ano, gathering. Wala kasama. Oo, tapos bigyan ka ng assignment na ikaw mag-interpret sa ganito na ano. Ngayong araw, di talagang matututo ka. Pag-aralan mo, magkuha ka ng dictionary. Okay, okay. Kung ano mga sign niya. Meron din, dictionary sa sign language. Meron din po. Oh, pero di ba lip reading? Lip reading po yung mga, ano po, yung kaya pang matuto niyan. Sister, ihapon ko lang. Hindi sa, ano, sa Balatas po kamo, di ba? Balatas. Sa Zentes, Bishop sa Balatas, alam mo yun, may kairibanan na kamo dyan yung nakahouse ng mga deaf and mute or talaga every Sunday lang nagja-dyan sila? Laduro man lang sinda. Meron din po kami mga working student po. Oo. Oh, mm-hmm. Mga working student. Kasi yung mga malalayo, halimbawa sa Del Gallego, so walang school for the deaf doon. Kailangan pa nila pumunta dito ng Naga. Tapos imposible namang araw-araw, balik-balik sila from Del Gallego, Talaga. So you house them there? Oo. Tapos, visit sa bahay pag may time. Ano yung mga subjects na tinuturo mo sa kanila? Sa nila mga sisters? Kasi may mga recreational facilities sila sa mission. More on religion. Kasi yung mga schooling talaga, formal schooling ng mga deaf, ini-enroll namin sila doon sa Naga City Pet Center. Yung mga signing na deaf. Oh. Pero may center din po kami, parang support service sa mga deaf na yung mga bata pa, mga usually yung mga babies pa na kaya pang turuan mag sa oral method, may lip reading, tinuturuan namin silang speech. Speech lab. Para preparation for mainstreaming, ini-enroll namin sila sa regular school. So, bago sila i-enroll doon, kailangan muna nilang matuto sa mga basic. Tapos, kung paano ilabas ang sounds, paano magbasa sa lips. Sister, ano ang mga karakteristik na na-encounter nindo sa tuyang mga deaf and mute? Knowing na deaf and mute sila, Bishop, syempre daw para mapalaigo sila ng mga internal emotions na... Opo. Paano nila handle yan? Usually shy sila. Opo. Pero pag mga ganyan, may mga activities. Mm-hmm. So, sinasali namin sila sa mga activities. Halimbawa, dati may basketball, yung mga boys... gusto nila mag-basketball. Tapos yung mga youth for Christ. Yes. That is Ateneo, yung mga grupo nila. Sinasali namin yung mga deaf. Hinihiwalay-hiwalay namin sila sa iba-ibang... So you group them, sister, according to their age? Parang may grupo-grupo man sila. Tapos dinidivide namin sila para mahalo sila sa mga hearing. Parang at least medyo maano man sila. Matastas man sila. Tapos... mawawala kunti yung pagiging shy. Oo. Sino bang pari natin na involved dito sa ministry nito? Ha? Si, blessed tayo dito, Bishop, kasi may dalawa tayong pari na parang si Father Jake Ibay. Si Father Jake Ibay. Tsaka si Father Dan Arnante po. Sila po yung mga katuwang na assist sa Indo. Si Manish Priest. Especially sa sacrament po. Yes. Sa confession, tapos nagbibigay na rin sila recollection. Ah, talaga? Tapos misa, in sign language. Sign language? Without songs. Ay, galing. Pero dapat mag-train ko tayo, sister. Si Father Louis. Father Louis. Father Louis dati. Communication si Father Louis. Ah, talaga? Si Father Louis? Kaya lang, hanggang doon.
hindi niya na extend yung apostolate. Kasi palaging busy. Oo, oh, busy nga si Mother Louie because sa commission. Hindi mahuhuli palagi. So good to know na may dalawang pari din sa Caceres na nag-a-assist sa inyo, sisters. Iya mo, sister, mag-encourage ako sa mga pati seminarians na mag-seminarian pa lang. Oo, na. Simulan natin sa pre-college. Yes, pre-college. So. Para marami na silang sign pag-ordain na sila. Already na sila. Bakit hindi ka magbigay ng ano, with seminar sa seminaryo? Di ba, seminar? Mm-hmm. Ilang taon ni sister congregation ninyo dito sa Caceres? Dito sa Caceres po, nagbukas po kami 2004. Oo. So, 9 years. 10 years na kamo next year pa. Tapos, ngayon, this year din po, ma-celebrate namin 25 years presence ng mission dito sa Philippines. Oo, nag-volunteer. Saan kayo mag-celebrate? Sa Manila po, kasi dito sa Philippines, sa Manila po. Saan sa Manila kayo siya? Sa Manila? Sa Las Piñas po. Las Piñas. Sa BF po. Ah, sa BF po? May doon, may school tayo, pati na rin sa Cebu. School na, mula pa sa nursery hanggang high school. Alam mo, sister, yung pamangking ko, yung eldest daughter ng brother ko, no? Ano siya yung impaired, hearing impaired, sa speech impaired. Pinag-aralan sa Pasay. Diba? Sa PSD. Oo. Tapos sa PWU. Pumo siya ng fine arts. Nag-jeep siya mag-isa. Nagpupumit siya, no? Oo, siya lang mag-isa. Tapos, fine arts ang kinuha niya. Boy siya. Babae, si Marianne. Now she must be what? 40, 50. She's got. Tapos nag-migrate siya sa Canada. Yung Kapitolyo ng Canada, na Regina, drawing niya. Ginawang postcard ng ano. Eh sa abroad talagang may mga ano sila, may well taken care of sila. May mga subsidy sila. Dito sa atin, wala tayong mga subsidy bank na natin. Ang government para tumutulong sa atin. Sisimbagon mo yan sa tuyang pagbalik. Hindi po sa programa. Kumusta po, Bishop? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Gold Print Publishing House, Starmark Royale, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483-472-5665. Kumusta po, Bishop, is brought to you by the Archdiocese of Caceres, Caceres Commission on Communications, Caceres Renewal Communities, PBN-TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop,
FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Matugang nagbabalik po ang programang Kumusta Po Bishop. So bago may nabitin kita ng question si Archbishop sa Enot Nagam. So ngunyan Bishop, balikan tayo itong questions ko kay sister. Tinatanong ko na, well of course, private ano kayo, organization sister, no? Community. Pero nagpa-partner ba kayo ng government? Sana ng local government? Tulong din na. Ang government po, may binibigay pa silang discount ID para sa mga disabled. Pag may mga activities din po, limbawa daw, disability week, nagbibigay din po sila ng mga tulong kung ano may pwedeng gawin ng program para sa mga. Pero si sir, paano ta ma-encourage sa satuyang mga paratalan, kasi mga paratabi bishop, yes, na matabangan ang satuyang kasi congregations? Kasi napakaganda ng kanilang apostoli. Lalo na sa pagtabang sa mga deaf and mute ng mga tula. So kung paano sila makatabang. Opo, paano sa mga tula? Kung may nakilala kayong deaf, pwede niya silang dalhin sa amin. Yes. Kung gusto niyong tumulong tapos wala pa naman kayong kakilala, pwede rin kayong pumunta sa amin tapos magbigay ng halimbawa, mag-support ng transportation sa kanila. Mga resources, mga resources. Halimbawa, yung mga deaf na hindi nakapag-aral dahil sa malayo yung bahay, tapos ang kulang talaga yung transportation. Kahit transportation man lang, papuntang school. Pakuya, mga school supplies, no? School supplies. Yes, clothes, very good. Alam mo, Tess, dabagin po na magandang lugar nila, ang magandang programa nila, mas maganda yung mga batang nandoon, yung mga hearing impaired, no? Speech impaired. Ang sasaya nila. Napakasaya. Nung binisita ka nila ako, talagang tuwa-tuwa ako sa kanila eh. Talagang... They're playing basketball. Oh, yes. Oh. Actually, yung mga basketball, yung mga pang physical na ano, gawain, kayang-kaya nila yan. Tapos nabanggit mo kanina, Bishop, na yung pamangkin mo, magaling mag-drawing. Talent nila yan. Galing mag-drawing. Actually, talent talaga yan. Parang innate na sa kanila yung art. Oo, kasi I think doon nila, Bishop, na ilalabas yung emotions nila. Nag-compensate daw sa kanila sent. Yes, doon nila nag-draw nila. Yung image na verbal na in-transmit nila. And isa pa, nagkaroon ng self-confidence, Bishop, yung pamangkin mo or even yung mga naando doon na pumupunta sa inyo, sister, kasi natuturuan ninyo siya ng association, mingling pa. So yung self-confidence nila, hindi nila naitatago. Alam mo, Tess, doon talaga mga tugang, very surprising. Yung pamangkin ko punta sa Canada. Imagine, I've not seen her for many years, 10 years, 15 years. All of a sudden, may nag-text sa akin, Tito Rolly. Mm-hmm. Tapos, I'm here. How are you? Happy birthday niya. Tapos, sent from my BlackBerry. Oh, yung BlackBerry. Ma-high-tech na rin sila. Pagaling na rin sila. Meron din, Bishop, ako mga kilala na mga deaf, but not mute, and though blind, ano, na yung mga cellphone nila, may mga special gadgets na Bishop. Ang mga blind. Blind and yung sa deaf naman. Parang yung mga hindi ko So kumbaga, dahil pwedeng maging impediment sa inda, itong sa indang disability, kasi talagang may paraan, may mga pagkakataong sinda na dapat mailuwas ninda ang confidence nila sa sarili nila, sister. Pero ang pang-schooling nila, sister, they follow the regular? Regular. Yung mga naka-enroll po sa sa Naga City Sped Center, regular. Pero yung sa amin talaga, preparation pa lang po siya. Parang means training. Kinder. Parang kinder ganun. Pero hindi talaga. Regardless with the age. At saka, I think, di ba sister, very important yung magiging isang community sila, di ba? Isang banwaan sila. Sense of belonging. Yes. Mahalaga yan. Kaya bihira pa lang yung mga deaf na pumupunta sa amin na mahihiya sa amin. Mahihiya lang yan para mga ilang minutes lang yan. Pero kahit hindi kami magkakakilala, umiikot yan buong bahay. Tapos ini-invite lang kami, iikot na kami sa bahay. Parang matagal na magkakilala, siguro na-feel nila na bahay nila yun. So syempre sister, pag andun sila, you serve them food. Kasi yung mga kailangan. Ang ano po namin is yung family spirit, hindi lang yung community namin, sisters and priests, kundi pati na rin sila. Kaya, masabi ng founder namin, the best food will be given to the deaf. Yeah. Oh,
mayroong death month sa community namin. So, they will be given talaga yung special attention at hindi sila dapat iiwan. Halimbawa, man nasa classroom, dapat na isa talagang naiiwan para sa kanila. Sister, sabi na nga ni Bishop, yung congregation nila, more focused sa deaf and mute. How about itong mga blind? Ikaw ba yung mga visually impaired na nararabay dyan sa indoor, na pumupunta po sa indoor para maghagad ng taba? Knowing na sa may mga persons with disabilities ang sendang apostol. Minsan po, parang naliligaw. So ano po, paano nyo hinandel? Nire-refer na lang po namin sa ano, kung saan namin sila dapat i-refer. Kasi meron din po talagang pag nalaman nila na ito may parang may school. So iniisip nila na school. So ini-enroll nila kahit na hindi naman hearing impaired yung bata. So, nire-refer din po namin sa ibang school. Binibigyan namin sila ng option, ito, ganito. Sister, I noticed na very young kayong dalawa. Yes. how many years na kayo sa congregation? Ako po. From perpetual profession. Perpetual lang, no? Ano pa lang po? 3 years, ano pa lang? Junior. Si sister. Mag 1 year pa lang. Okay. So, Sister, yung kasama niyo, perpetual na. Yung superior lang namin ang perpetual. Oh, sana magkaroon doon na madagdagan pa kayo, Sister. Saan kayo po nag-ano? Yung mga gustong mag... Novitiate, aspirancy. Yes, aspirancy. Ang mga aspirants po dito sa Bicol, dito na rin po ang formation dito sa Naga. Actually ngayon, Bishop, meron tayong 5 Bicolano. Yeah, bagong aspirants. So kayo na ang nag-handle sa kanila, Sister D. Opo, sa lalatas. Opo. Just for yung formation nila. Pero ang novitiate din niya sa? Ang novitiate dito rin po sa Naga. Pero ngayon kasi wala tayong novice, kaya nandito yung mga 5 aspirants. Okay. Pero after mga 1 year siguro, ipapadala din silang Cebu. Sa Cebu. Oo, doon ang formation nila. Information house din niyo sa Cebu. Para po sa mga viewers natin na mga kababaihan, na mga youth, sabi mo, Sister, 18 years old ka naglaog sa congregation. Ano sa mga requirements nila para sa itong mga desidido na magbali sa endong congregation, makapag-prepare ako? Actually po, ang tinatanggap namin is at least high school graduate, so more or less 16. Mm. Usually 16 yan. And then, hanggang 28 years old. Oo. Ganun. What will be the process? Huh? Ano po sa mga magiging process? Ano, dito sa, pag taga Bicol siya, stay mo na siya dito sa Bicol for 1 year para hindi man siya mabigla, ko ipadala. Kasi sa, yes, ang aspirancy po talaga namin sa Cebu, para hindi man siya mabigla sa ibang culture. Kasi pag, halimbawa, mag-isa lang siyang Bicolano, ipadala sa Cebu, mag-bisay lahat ng kasama niya, tapos may, baka ma-homesick din, tapos bago pa ang bata pa. Kaya dito na muna, habang tinitrain mo na siya paano magluto, paano maglaba, paano magpray, paano yung sa community life, paano sa apostolate. I-immerse mo na nindo siya. Ano po, Sister? Pero sa aspirancy ba, meron na rin silang training na para sa deaf-mute, sa kanang ministry? Kasi yun ang pinaka-ano nila, ano, Bishop, apostolate. Pinaka-basic namin to. Ngayon, so may recruitment aspeto man pa lang ka mo, Sister, for aspiring. Woodrigo lang these sisters. Pero maganda yung congregation nila eh. Pagpapakilita sila ng superiora, sign language din. Speaking of Bishop, speaking of sign language, Sister, can you teach us some itong mga sign language? Itong mga, ano lang, itong mga basic. Pwede ko mag-alphabet. A, B, C, D, E, di ba? F, G, O, F. Diba yung sa akin, Amerika na siya. Sa akin, Sister, ikaw, sige, pakita natin sa ating audience. Kumusta po, Bishop? How are you, Bishop? English. Dapat yes, English. English po ang sign language. I'm fine. I am fine. I am fine. Ganito. Medyo. Fine. Ano to? Good morning. Good morning. Good afternoon. Pababa. Pag, sunrise, sunset. Paano pag lunch? Arges. Adonis talaga, mga talaga, puro pagkain eh. Lunch, dinner. Lunch, dinner. Ano lunch? Ganyan. Lunch. Ganyan. Dinner. Dinner. Letter D. Supper. Rest. Rest. Oh, dinner. How nice.
Eh, paano yung I love you? Oh, ah, di ba? I love you. Shortcut din. Ah, paano shortcut? Ah, I love you yan kanya. Oh, yeah. Yeah. Hindi pa kami aalis. Kasi ito. Commercial pa. Ayun eh. Ayun pala. I. Di ba si Sir? I. L. Tapos you. Hindi po mga tugang, marami tayong natututunan sa ating programa. At talagang isang napakalaking biyaya o blessing sa ating Archdiocese na magkaroon tayo mga pinagtong kongregasyon ng mga sisters na nagtatabang sa ating mga kapatid, mga kabataan na merong hearing and speech impairment. No? Misa nakakalimutan natin, masyado tayo naka-center sa ating sarili. We forget na meron tayong mga kapatid. They may not be able to speak, ha? Pero yung madalang kalooban, punong-puno ng kagandahang loob at kagandahan. At salamat, meron tayong mga sisters na gumagabay kay iba ng mga kapatan ito. Bishop, bago tayo mag-break, sister, yung mga nakasama natin, mga deaf and blind, ano yung lesson na naibigay po sa inyo? Oh, yes, pinaka-importanting lesson, sister, niya, yes. Na... Ikaw, personally, anong nalala mo? Ikaw, personal sister. Ang gusto ko lang sa kanila is simplicity and then yung innocence. Ay, correct. Oo. Kahit na, may mga deaf naman talagang medyo madunong, pero kahit na ganun, makikita mo pa rin yung innocence sa kanila. Oo. They're like little children. Sabi ba ganun Jesus? Oh. Unlike you become like little children, you cannot enter the kingdom of God. Oh. Children. So innocence talaga kang mga aki na iyan. Sister, I notice meron kong makasama mga kabataan dito. Bari bang tawagin din natin sila? Ha? Alikyo? Come. O, pakilala mo, sister. Smile! Ano ba yung smile? Ganyan, sister? Smile, o. Oh. Lapit kay Bishop. Bless kay Bishop. Sandali. What is your name? Oh, Sean Felipe. And what is your name? Aloud, the microphone, aloud. What is your name? My name is Rachel Angela Carmona. Ah, and siya ay hindi, he can, no? Meron siyang speech impairment. Si, ito, si brother ito. Ito, same, sa sign language. Sige, go ahead. Sign language talaga siya. Tanong, anong pahala niya, sister? Anong pahala? What's your name? My name is... How does it start? Again. Eduardo. Edwardson. Ako, Rolandson. Oh, this still little boys nakakapagsalita. Yes. Pero ano sila? Yung sa oral method. Ayun. Di ba, yung pinapasalita natin sila, tinuturuan natin kung paano mag-ilabas yung boses, paano ilabas yung i-form yung words. How old are you? How old? Ilang taon ka na daw? Ilang taon? Bishop. English. How old are you? 13 years old. How old are you? How old are you? Oh. Eight years old, ha? Lip reading lang po. Hindi nila naririnig yun. Pero lip reading. Oh. Eh, si Edwardson. How old? How old are you, Edwardson? 22. Agad yung pala, 22. Yeah. Edwardson, 67. 67. Yes. 67. Ito po mga tugang ng ating mga minamahal na kapatid, yes, na inaalagaan ng ating mga sisters, no? Kaya sila ay nangangailangan din ng tulong, ng mga sobrang support, no? Na sana huwag din silang kalilimutan, ha? Suportahan sila ng mga resources nila, mga school supplies, mga pang-snack at merienda. And then, sabagin mo, sister, mga transportation, di ba? Oh, yun ang pinaka-need talaga nila. Oh, yes. Oh, oh. Halimbawa ito, dahil galing siyang Goa. Goa? So, dahil malayo ang Goa, so doon siya sa amin nakatira. So, parang working student, gano'n. Mm-hmm. Pero ngayon, may 11 tayo
na nandun. So, in-house sila, nandun din talaga sila nakatira sa inyo. Doon sila nakatira, pero parang working student lang din. Yes. So, pag umuwi sila, pag once a month. Mm-hmm. Tapos ito, sino itong mga maliliit, sinusundo sila ng parents nila every week. Ah, I see. So talaga nakaka-move at nakaka-touch mga tugang na makasama natin ang ating mga aki. No? Na tulad na aking sinabi ay member now, bahagi ng community nila sisters. Ha? Na meron silang formation sa pamibi, formation sa bilang persons, you know, paglaki para bumasa lahat. Parang pinapakita na ang impairment hindi yan obstacle, yes, di ba? O hindrance sa ating pagiging isang family. Opo. Kaya nga sister, ako, saludo ko sa inyo. Ha? Thank you so much for your ministry. Na kung kami sa diocese, pero kami may tutulong. Salamat, may dala kaming padi na siyang tabang namin sa Indong Kongregasyon. Ah, para sa kanila, ano? Sana you can tell us, sister, para makatulong na kami. Okay? Thank you. Oo. Napakaganda po ng sharing ng nila sister at ng ating mga kapataan Didi. Pero hindi pa ilang katapusan. Meron pa tayo mga ilang bagay na pag-uusapan. Kaya, alis, babalik po kami sa ating programa. Kumusta po, Bishop? Ipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Gold Print Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483-472-5665. Kumusta po, Bishop? Is brought to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN-TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Pangatugang bakong kaulangan ang mga katugangan niya to na igwaning mga impairment or disabilities. Napakagayon po as in napaka maugma kasamuyang pinagurulayan digdi po sa satuyang programa. Sana po na-inspirar kita gabos na kita po magtabang, magandoyog sa sainda para maging mas makabuluhan ang saindang buhay. Iba na ninduluwat kami sa samuyang pangugumusta sa masunod na simana. Ang samuyang pangungumusta sa satuyang ginagalangan na arsobispo. Ako po si Tess Banyares Delphine. Diyos mabalos kan sa indong padagos na pag-antabay. Batugan, totoo nakaka-inspirar ang mga ginigibok ang satuyang mga madre na kaibanan ko niyan, tangaling patabangan ang satuyang mga tugang na may kadinanan sa pagtangog asin man pagtarang. Lugod ang programang Kumusta po, Bishop, makataosa sa indo ning giya asin magtabang sa mga iniyo. Liwat po ang samuyang pasalamat sa tuyang mga sponsors, asin mga benefactors, donors na always na nagtatabang, tanganig po ma-realize ang programa ini kada Domingo. And syempre po, pasalamatan mo po niya to ang satuyang ginagalangan na arsobispo sa paggiya sa satuyang aral daw na pagkabuhay. Ako mo po si Adonis Aguilar Jr. Liwat, maray na aldaw po sa Saint Gabos. Salamat man po sa pagkakataong ini na ibinigay sa mo na para ma-introduce man yung mission namin dito sa Naga. At salamat man din po kay Sister Edeline na siya nag-i-interpret sa atin ngayon. At sa mga natabang na at sa mga matabang pa, salamat man din. Thank you. Okay. Diyos babalus po sa muli niyong panonood sa amin, sa aming programang Kamusta po, Bishop? At tulad po ng ating sinasabi kanina, ay napakapalad natin sapagkat kasama natin ang ating mga sisters na nangangalaga sa ating mga kapatid, mga aki, mga kapataan, meron speech, impairment sa hearing, no? At saka speech. No? Kaya mga minamalkuntugang,
na natin kalilimutang samahan sila, tabangan sila, pagdasal ang kanilang ministry. No, kaya uli po, sana hindi kayo magsasawang panoorin kami dito sa mga sinisikap naming ipaalam sa inyo, ipaabot sa inyo ang iba't ibang buhay na nagaganap sa simbahan hindi sa ating minamahal na Archdiocese of Cáceres. Muli po, God bless you. Salamat po sa panonood sa amin. Diyos babalos at see you next Sunday. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bisha? Kumusta? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Gold Print Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483-472-5665.